Yung what's up, panibagong vlog na naman tayo mga kaibigan. Ngayon po ay ating iba-vlog yung bahay dun sa kabila. Kasi yung aking panganay na kapatid ay maglilipat na doon. So, kailangan nilang ipagawa yun. So, may mga gagawin sa kisame at sa electrical para lang maayos, no? Tapos yung bubong, kahit papaano, may mga tumutulo-tulo na rin doon. So, kailangan nila ipagawa. At saka yung kusina. So, yun. Puntahan po natin doon. At dahil yung aking kapatid ay napanganay ay pupunta na ng ibang bansa. Kukunin ng kanyang asawa sa Dubai. So, tinatimbang, nakatambak lahat ng kanilang gamit doon ngayon. Kasi dati nangungupahan sila sa kabilang bayan, doon sa Alaminos. So, dali-daling, ano, tinapos na lang kanilang inuupahang bahay doon at lilipat na sila sa aming ancestral house. Yun, so, ipapagawa niya na yung bahay ngayon. Actually, dito lang sa kabila yun, no, yung bahay ko dito sa likod, doon sa harap siya. So, yun, punta natin at pakita ko sa inyo kung gaano kaluma na yung bahay na yun. Let's go! So, yun, ipapagawa na yung aming lumang bahay. Dahil yung aking kapatid na panganay ay sa baba, dyan nakatira yung aking isang kapatid, sinundan ko itong area na to. At sa likod naman ay yung bunso kong kapatid. At dun sa banda ron naman sa likod, yung simentadong bahay ay yung bahay ko. So itong lumang bahay na to ay ancestral house pa namin. More than 100 years na siya. Pinana pa namin sa aming mga lola. Actually, common ito, no? Common na bahay ito. Ayan. Malaki siya. Luma-luma. Tara, akit tayo sa itaas. So, yun. Itong mga kahoy nito ay nara. Mas matibay pa yan sa bakal. Ayan, no? Against the light tayo. Meron dumi sa aking camera. Yan. So ito din, oh, may mga nagbubukbok na. Kailangan lang palitan niya mga yan. Yan sa taas. Yung pito niya, oh. Mga sinaunang pinto pa. Wala na siyang lock. Nilagyan na lang ng tali. Yan. Nung nasa ibang bansa ako noon, napagawa ko na rin ilang portion lang ano dito ng bubong para wag lang tumulo. Yan. Napakagaling na mga karpentero nung araw kasi ano yan, halos walang pako na ginamit dyan. Puro ano yan, ipit tapos bakal na tornilyo, malaking tornilyo. Ang tibay na mga poste nito. Ang poste nito sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. Siyam ang poste nito, bahay na to. Tapos one by one, no, nakahoy na red nara. Red nara siya. So pag pinakuan mo nga siya ng ano, yung pako, bumabaluktot eh. Ayaw bumaon. Sobrang luma na niya. Yan. Yan ang butas-butas na area na yun. Tapos yung bubong niya, may mga tapal-tapal na rin yan. Napagawa ko na yan noon. Tapos tumulo na naman, tinapala na naman nila mga kapatid ko. Yan. Yung kapatid ko kasing panganay ay pupunta na sa ibang bansa, kukunin ang kanyang asawa. So yung mga gamit nila sa Alaminos, nilipat na lahat dito sa Bani. So ayan, o, nakatambak. As in, di pa naayos, ka-deliver lang kahapon. So yun, ang dami nilang gamit. Yun, pati yung aircon nila, lupa sa labas. Although may aircon na rin dyan, yung isang kwarto na minsan ano, tinutulugan nila. Ang electrical nito ay kailangan din palitan. Excuse me. So panay temporary lahat yan. Kasi yan nga, nasira na nung mga nagdaang bagyo. Ilang bagyo na dumaan dito. So babaguhin din lahat ng electrical niyan. Lahat ng kesame binaklas na. So papalitan daw yan ng hard duplex. Yan. Pati kusina. Napakaluwag din ng kusina. Alam mo naman mga sinaunang ano, sinaunang bahay. You know. Ang taas ng kisame nito, siguro ano, more than ano to, 15 feet, mga ganyan, no.
mga 4 meters, 1, 2, 3, 4, 5 meters, no? Ang taas ng kisame. Ganun kasi nung mga nung unang araw, ang tataas ng kisame nila. 5 meters yung kisame niya from the floor. Pati yung floor nito, oh, red na ara yan. Ayan. May butas na rin isa rito, ayan, oh. So mga ilang portion din na ano, ilang beses nagtangka yung mga ano rito, ayun, oh, may mga bakas pa na mga anay. Hindi nila malahat, meron lang mga ilang portion talaga na pinagtsagaan ng anay. Pero yung mga poste talagang ang tibay. Hindi kaya ng anay. Ang kinaya lang nila itong mga ilang portion dito, ito sa may pintuan na to. Ayan, oh. Yan lang yung kinaya nila na anuhin. Bakbakin. So siguro malaki-laki din kasusin nito, pero importante yung kisame muna tapos electrical para maayos. Kasi dami nilang tambak. So kailangan nilang, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa mga tambak na yan, baka itapon na yung karamihan. Kasi nangungupahan lang sila sa doon sa Alaminos noon. So yun, andun yung aking video kay Masin nila na punta sa dulo. Yun, yung ate ko ay mahilig sa koleksyon ng mga tasa. Ang dami ng tasa dyan. Siguro ilang dam piraso yan. Yan. Ang nakatira lang dito ay yung aking bunsong kapatid na lalaki na matandang binata. So ngayon, awa ng Diyos siguro. Dahil titira na yung ate ko dito, mapapagawa na ito. No? Wala naman siyang choice. Papagawa niya ito. Yung kanyang isang anak na lalaki na sa abroad din, at yung kanyang asawa ay architect. Matagal na rin sa abroad. Ang ingay ng aking aso na ano, na Pompe Terrier halo. Pag lumabas ako ng gate, tawol ng tawol yan hanggang hindi ako bumabalik. Yun. Pati itong mga ano, thank you.
So yun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo. Kita-kita po tayo sa mga susunod na mga vlogs natin. So long, pabush!